Hello mga ka-invest and welcome back na naman sa ating channel. So ang sisilipin naman natin ngayon yung pangatlo nating investment, which is the Real Estate Investment Trust investment or REIT investment. Itong REIT investment para sa mga tao na gustong magkaroon ng exposure sa real estate business pero wala pang enough na pera para mag-make ng down payment and kumuha ng housing loan. And kung interesado kang makita yung performance nito after 3 months of investing, panoorin mo tong video natin. So ay na nga mga ka-invest, and ngayon silipin natin yung ating Real Estate Investment Trust investment. Meron tayo ditong total capital na 24,000 pesos. And right now ang value niya ngayon is 24,941.90, di ba? After 3 months, meron na siyang almost more than 3% na gain. So saan ang galing 'yon? Doon ang galing 'yon sa capital appreciation feature. So ay yung maganda sa Real Estate Investment Trust. Meron kang opportunity to grow your money on top of the dividends. Yung dividends na makukuha mo, ranging yan ng 4 to 6% annually. And then on top of that, meron kang capital appreciation na pwedeng makuha. Pero pwede rin mag-decrease yung value ng iyong investment. So either way, hindi natin alam kung mag-i-increase siya or mag-de-decrease. Pero ang alam natin, meron siyang feature na ganun and makakuha talaga tayo ng dividend na 4 to 6% annually as long as kumikita yung REIT na pinag-investan. So silipin natin yung ating mga REIT na pinag-investan. Okay, so nandito meron tayong tatlong REITs and plano ko originally to purchase all the REITs. So wala na akong problema kung sino pipiliin ko, diba? So lahat na lang bibilihin ko. Hindi na ako mag-iisip sino ba dapat ngayon, sino ba dapat yung hindi ko bilhin, diba? So ako, gusto ko, bilhin ko na lang lahat para hindi na ako mag-iisip, diba? So ngayon, since konti pa lang yung capital natin, tatlo pa lang yung kaya natin. And last month, sabi ko sa inyo, nag-invest ako sa IPO ni Mega World. And ngayon, siya yung pinakamalaki yung gain dito. Meron ako dito ang tatlo. Mega World, Double Dragon, and si Phil Invest. Ayun yung mga REIT na binili ko. And kulang ko na lang si Robinson and then si Ayala REIT. So, sooner or later, idadagdag ko rin yun kapag nagkapera ako. Pero ngayon, i-focus natin yung mga sarili natin dito sa tatlong nabili ko ngayon. Si MREIT, kung makikita nyo dito, plus 9.57% na siya, di ba? So, siya yung pinakamalaking kinita dito sa aking portfolio, di ba? So, October 1 ata sila nag-list and kumita na agad siya ng 9.57%, di ba? So, wala pa tong dividend, eh, makakuha pa ako ng dividend dito na 4 to 6%. So, around double digits na mau ako na return dito kung mag-i-stay ng ganito yung presyo ni Mega World REIT. And when it comes to Double Dragon REIT, yun nga lang, underperforming siya, 1.81. Ito pa rin yung presyo ng binili ko siya 2 months or 3 months ago. So, 1.81 pa rin siya and hindi pa rin siya umaalis sa presyo na to. Pero that's good enough for me already since hindi naman siya bumabagsak ng malalim. Stable lang sa kanya, di ba? Eh, makakuha pa rin naman ako dito ng dividend. 4 to 6% din. And kung may 1.18% loss to ngayon, kung makakuha ko ngayong year ng 4 to 6%, ma-offset na yung loss na 1.18%. So, ito sa taxes lang yun na loss eh. Kasi every time you will purchase dito sa stock market, meron ka na agad na 1.18% na loss. Okay? And yung pangatlo naman natin na investment dito sa REIT, si Phil Invest REIT, di ba? Or si Fullert. Around 7.20 ko ata ito nabili. And then ngayon, ang presyo niya, 7.31. So, break even lang tayo dito, di ba? 0% yung kanyang gain or loss, di ba? Ang ganda ng portfolio natin kasi isang green, isang loss, and isang break even, di ba? So, dito, makikita nyo talaga na kung ano yung mga posibleng mangyari. Kaya, mas maganda, mag-diversify kayo ng mga REITs nyo kaysa i-focus nyo lang sa isang REIT, di ba? Kung mag-focus ka lang sa isang REIT, kunwari, si Double Dragon pa yung napili mo, di ba? E di 1.18% loss yung portfolio mo. Wherein, kung binili mo yung lahat ng REIT, di ba? So, for example, dito, tatlo lang yung nakayanan ko, binili ko yung tatlo. Si Mega World, plus 9%. Si Double Dragon, negative 1.18%. Si Flirt, break even. And ang total net niya sa aking portfolio, 3.39%.
So, yun yung maganda sa diversification, di ba? Parang hindi mo na po problemahin sino ba yung pinakamaganda, sino ba yung pinakapangit, di ba? So, mababalance out yung opportunity mo to earn through capital appreciation. So, yung risk mo naman sa downside through capital loss. So, mababalance yan kapag ka dinadiversify mo yung portfolio. So, when it comes to the target naman for the REIT, ang target natin for REIT, 600 pesos gain lang for this year. Pero, again, kumita na siya ng 941.9 without the dividends pa, di ba? So, true capital appreciation lang yan. And, na-hit na yung ating target na 600 pesos and more than pa siya, di ba? 341.9. Ayun yung maganda dito, di ba? So, sobra-sobra na yung aking targets for the first year, di ba? For the stock market, doble na yung kaysa sa target. And dito naman, sobra din siya din sa aking initial target. So, ayun lang yung focus natin. Focus on reaching our target. So, start small, di ba? Maliit na tayo nag-i-start. 24,000 lang per investment. And diversify your funds, di ba? So, hindi lang sa isa naka-focus. Kasi what if bumagsak yung isang fund mo, di ba? Eh, di ubus yung pera mo, di ba? Whereas, kung madami kang investments, so, less likely yung chance na bumagsak yung total portfolio mo. And ayun lang. So far, so good yung ating mga investments. All up. And thank you for watching.